Sige po, pwede po bang palakpakan muna natin si Lord? Amen. Okay. May tanong po ko sa inyo, no? Paano nyo po nasasabi o nararamdaman yung presence ni Lord sa buhay nyo? How do you know kung sumasa inyo o sumasama yung presence ni Lord? Dapat ba parang nakukuryente, tumatayo yung balahibo, nakakaramdam ng goosebump, no? Sige po, let's pray. Lord, ngayong gabi, kasama po yung mga nasa online, we're praying, Lord, that today we will really seek your presence, Lord, more than anything else sa aming mga buhay. Lord, sabi nga po ni Moses, kung hindi lang din po sasama ang iyong presensya, kung hindi lang din po kayo kasama, wag na lang, Panginoon. Wag na lang yung blessing, yung promotion, yung tagumpay, kung wala po ang iyong presensya sa aming mga buhay. Lord, salamat po. Give us, Lord, the awareness of your presence tonight. Make us, Lord, presence lover, presence chaser. In Jesus' name we pray, lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, palakpakan nga po muli natin si Lord. Makaupo na po tayo. Ngayong gabi na ito, bago po tayo mag-pray, we're going to talk about God's presence, ang presensya ng Diyos. Sa sobrang halaga po ng topic na ito, the presence of the Lord, meron nga pong church, ang pangalan po ay His Presence Church. Grabe no, paano kaya nagwo-worship ang mga yan no? Ano kaya yung atmosphere o pakiramdam pag pumapasok ka sa church na yan? Palagay ko po no, napakalaking responsibilidad, napakalaki pong privilege po na maging kabilang sa church na yan. Bakit? Eh talaga pong kailangan dalhin mo talaga yung presensya ng ating Panginoon. You know what? Ngayong gabi, ito po yung isang bagay na napagbulay-bulayan ko sa devotion ko no. Christians know about His presence. We sing a lot about His presence. We talk about His presence. But the funny thing is, we don't really bear value and hunger for His presence. I'm not talking patungkol po sa pagdi-devotion kasi pwede tayo nagdi-devotion na hindi po natin, hindi tayo aware at hindi tayo, wala tayong hunger po sa presence ng Lord. I'm not saying na yung ba ibig sabihin, Pastor, hindi kami nag-church, na pwede tayo mag-church na program na lang. Wala na po yung presence ng Panginoon, if you know what I'm talking. No? Pwede tayong mag-pray, pwede tayong mag-kumanta, no? Pwede tayong tumugtog na napakaganda ng pagkakatugtog. But if we don't really bear, hindi natin dala-dala, we don't really value and we don't really hunger for His presence. Lahat po ng meron po tayo ngayon dito, these are just substitute. Substitute lang po ito eh. At palagi niyo pong tatandaan, wala pong substitute sa presence ni Lord. Amen? Yung iba po, di makapag-devotion pag walang internet, walang music, walang ganito, no? Wala pong pwedeng sumubstitute sa presence ni Lord. Sabi ng iba, dapat sa church ako makapag-church namin kasi iba yung presence ng church eh. Nakakataba sa puso pag sinasabing ganun, iba yung Zion, no? Pero wala pong pwedeng sumubstitute sa presence ni Lord. We should never treat the presence of God like an emergency room. Dapat po, ang presensya ni Lord, hindi parang emergency room na kaya ka lang pumapasok doon, pumupunta doon, hinahanap yung presensya, kasi you're bleeding and wounded. I'm not saying masama pong kumanta na umiiyak, no, na di lang luha tumutulo, minsan pati sipon eh. Talagang ano eh, talagang dalang-dala ka eh. Pero what about those ordinary days? Don't ever come to the presence of God treating it like an emergency room because God's presence is really actually our atmosphere. We cannot survive without it and we cannot live apart from it. Pag wala po yung presence ni Lord, hindi po natin kaya. At mamaya po, papatunayan ko po sa inyo yan. You may feel that you have nothing or you are a nobody, but if you have God's presence in your life, you have actually something and you are somebody because God is with you. Minsan, no, gustong-gusto natin palagi na nakakabit tayo sa pangalan ni ganito, ni ganyan. Iba yung dating eh. Pero alam niyo ba mga kapatid, matindi ka na kasi nakakabit ang pangalan mo sa pangalan ng Diyos. Kumisan, akala natin pag may kapit tayo, matindi tayo eh.
Pero ang totoo niyan, matindi na talaga tayo. Kaya lang, hindi lang tayo aware kasi nakakapit po tayo sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya ko po ito sinabi kasi naalala niyo po si David, nung tinalo po niya si Goliath, tinalo po niya ito, hindi pa nagsisimula yung laban. Ang confidence level ni David, napakataas to the point na na-intimidate na halo si Goliath. During that time, marami pong posibilidad na nagsasabi na mukhang si Goliath po, duling. Kasi po, ang tingin po niya kay David, sabi niya, ako ba ay, bakit ang pinadala niyo sticks? So, bakit po niya nasabi yun? Oh? So, siguro dahil nga sa sakit po ng mga higante, ganun din po yung mga dwarfism. No? Pero matindi po yung confidence level ni David because sabi ni David, you come to me with sword and javelin, but I come to you in the name of the Lord God Almighty. Kaya ano po ang lesson na pwede natin makita dyan? Alam nyo na to eh. Ulitin lang natin eh. Always remember that the giant inside of you is greater than the giant in front of you. Ano man yung hamon na kinakaharap mo ngayon, palagi mong tatandaan, mas matindi yung higanteng nasa loob mo ngayon. Amen? Kita nyo po yung nangyari kay Arisa. Eh kasi po, the moment na na-kliname ni Arisa kung sino yung Diyos na may-ari sa kanya, automatically, lahat naging blessing na. Amen? Sometimes, alam naman natin na nasa atin si Lord, pero napakadali natin ma-persuade sa mga situation na meron po tayo. Napakadali po nating ma-apektuhan ng mga nangyayari sa palibot po natin. And not knowing na mas matindi pala yung Diyos na sumasa atin. 1 Samuel chapter 17, verse 45 says, pwede bang basahin natin ito na malakas? David said to the Philistine, you come against me with sword and spear and javelin. Grabe, ang daming dala-dala, no? Higante na, marami pang mga sandata. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the armies of Israel, whom you have defied. Pagdating po ni David sa lugar na yon, wala siyang dala, hindi siya ready, hindi siya handa. Pero tatandaan niyo po, ang taong dala-dala ang presensya ng Diyos, palaging handa. Amen? Kaya pag sinabihan ka ni pastor, ni pastora, you pray for this. You pray. Hindi ka dapat kaya ko ba? Ay, binigla ako eh. Because pag dala mo yung presence ni Lord, you're always prepared. Amen? You are willing and ready to preach the Word of God because whether in season or out of season, you're always prepared. Kasi yung presence mo ni Lord nasa iyo eh. Amen? Pero ang tanong, Pastor, eh bakit, Pastor, why do I feel like I am empty? I have nothing to say. Ito po yung verse talaga na gusto ko pong i-share sa inyo na may kinalaman po sa ating discipleship. Tama-tama, may mga event tayong ginawa sa men's. Okay? Nagmotor yata sila William kanina eh. Kaya yata, naka-shades pa rin siya hanggang kanina. Hindi natanggal eh. Okay. Ang ganda eh kasi binidyo pa ni Ian. Thank you Ian ha. Ang comment ko lang kina William, baka naman may balak kayong umikot ng motor hanggang dito sa Bulacan. Baka naman palitan niyo na sa susunod wag namang motor. Gawin niyo naman parang house. Yan, di ba? Para makatiyak makasama yung iba. Pero thank you din kay Lord kasi yung young professional, grabe po ang tagal na pong pinaplano niyan. Nangyari na rin po kaninang hapon. Palakpakan niya po natin si Lord. Amen? Wow, we're so excited. Bakit? Presence ni Lord, dala-dala natin eh. Sa Zechariah chapter 8, verse 23, ganda ng verse na to. This is what the Lord Almighty says. In those days, 10 people from all languages and nation will take firm hold of one Jew. Jew means isang Hudyo. By the hem of his robe and say, pwede bang sabayin ako magbasa dito? Let us go with you because we have heard that God is, grabe no? Ang isang presence bearer daw po na anak ng Diyos, nakaka-attract ng 10 tao. Hindi dahil gwapo siya,
Hindi dahil matindi siya, hindi dahil meron siyang kakilala, hindi dahil nakakabit yung pangalan niya kay ganito at kay ganon, kundi ang sabi po dito, because we have heard that God is with you. Ang pamagat po ng verse na to is 2 equals 10. You and the Lord will attract 10 people tenfold of blessings. Sino po dito kiniklaim mo ngayong gabi? 10 bultong pagpapala. Krisa, 10 bales ng pagpapala ang maa-attract sa buhay natin. Amen? Palakpakan niya po natin si Lord, no? 10 disciple ang madadagdag sa cell. Kiniklaim mo ba yan, Christine? 10. Hindi yung isa na lang po. Ulitin niya natin yung verse na to. Pakibasa nga po lahat ng kababaihan. Ready, go. This is what? So, ang tanong po dito, yung 10 tao ba dito, ni-research ko to eh, literal ba to o symbolical? Kasi kung literal to na 10, ang 10 marami pa rin. Amen? Abay, lalo na po kung symbolical to. Baka nga po, 10 sako ba to? Tinutukoy dito, 10 pamilya, 10 komunidad, 10 eskwelahan, hindi ko po alam, 10 13 man, ganda ng gano'n, no? 10 13 month. Arlene, ilang 13 month, ilang bonus meron sa gobyerno? 2 lang. Imagine mo yun, lose 10. Tapos na yung December, may bonus pa rin, no? So the presence of the Lord, according to this verse, is difference maker, game changer. Sabi dito sa verse, we become a magnet of God's blessing. Ibig sabihin po nun, merong kakapit sa buhay mo. Sabihin mo nga sa katabi mo, may kakapit sa iyo. Hindi virus. Hindi sakit. Blessing. Amen? Pero hindi lang po may kakapit, may magnitude, may dami na lalapit. And then number 3, binanggit po dyan, yung salitang multiplication. Nang ibig sabihin mga kapatid, ang mga tao pong may dala-dala, at aware sa presence ni Lord, they will attract the right kind of people and the wrong kind of people will be distracted away from you. Kasi po, you only attract who you are. If God's presence cannot be sensed in your life, you will attract the wrong people. Pero pag dala-dala mo yung presence ni Lord, napansin niyo po yun, no? Hindi ka naman nagpapakilalang Christian ka, bigla na lang may nagtatanong, Christian po ba kayo? Bakit? Anong naramdaman nila? Naramdaman nila yung presence ni Lord sa buhay mo. Amen. Para sa akin, ang presence ni Lord dapat obvious at evident sa buhay natin. So that when they see us, they will love to be with us. Nakikita pa lang tayo, sasabihin na kagad nila, pwede bang sumama? Merong influence, may impact at merong extension. Diba, naranasan nyo na po ba yung salitang, magaan yung loob ko sa kanya eh. Bakit magaan? Parang may lukso ng dugo eh. Kasi parang merong connection na nangyayari eh. Meron pong libro, nung ako po yung nag-aaral sa seminary, na hindi ko mabili-bili. Ang pamagat po ng libro na to, binabasa ko lang, tinitingnan ko lang, pero hindi ko mabili. The practice of the presence of God. I wonder, no? Are we practicing the presence of God? What do I mean when I say practice the presence of God? No. Ang ibig daw po sabihin niyan is, when you don't feel like praying, pray. When you don't like worshiping, worship. When you don't like going to church, attend the church. And when you pray, maglagay ka ng isang upuan sa tabi mo at imaginein mo, nakaupo si Lord sa lugar na yon. It will be a game changer sa pananalangin mo. When you have a situation, nasa hapagkainan kayo, may isang pwesto, na walang nakaupo doon, i-claim ninyo na yung upuan na yon parang si Lord ang nakaupo doon. And then when you pray, closing your eyes, you will imagine, Lord, alam ko, nandito ka. Yun daw po ang sinasabi ni Brother Lawrence na practicing God's presence. E tayo minsan mali.
Ang dating sa atin, nasa atin yung presensya ni Lord pag maganda yung tugtog, maganda yung tipa, yung atmosphere, may mga ilaw, pinatay yung ilaw, madilim yung lugar. No one or nothing can ever substitute the presence of the Lord. Amen? Dapat tayo ay presence lover, presence chaser, presence bearer, and presence aware. Even if you don't feel the presence of the Lord, aware tayo dapat. Bakit? Hindi naman nakabase yung presensya ni Lord, yung katotohanan na nararian siya, dahil lang sa nararamdaman mo. Whether masaya ka o nararamdaman mo nandyan siya, nandyan ang Panginoon palagi at hindi nagbabago o yun. Naniniwala po ba kayo doon, mga kapatid? Genesis chapter 22 verse 16 says, when Jacob awoke from his sleep, he thought, surely the Lord is in this place and I am not even aware of it. 3 weeks ago, parang anlamya ko. Parang hindi ko alam kung pagod o kung ano man. Sabi ko, parang hindi ako excited. Pati yung paggawa ng sermon, pati yung pakikipag-usap. Parang nararamdaman niyo yung mga time na gano'n, no? Sabi ko, Lord, ano bang kulang? Have you ever asked that question? Lord, anong kulang sa akin? Ano po bang kulang? Nakinig ako ng music, no? Alam niyo po, pinarealize sa akin ni Lord, ayusin mo yung prayer life mo sa ka-devotion mo. Kasi po, nagdi-devotion ako, mabilisan na lang. Pang-pastor. Basta yung alam ko, ay grabe po, magaganda pa nga. Pang-sermon eh. Pero hindi na ako aware sa presence ni Lord. If you know what I'm talking, yung bang tipong hindi mo minamadali, ninanamnam mo. At pinifeel mo talaga, Lord, yung parang, yung oras hindi mo napapansin. Bakit? Kasi aware ka na nakikipag-usap si Lord sa buhay mo. Alam niyo po, nung inayos ko po yon, bumalik yung sigla, bumalik yung passion, bumalik yung excitement. Sabi mo nga sa katabi mo, ayusin mo yung prayer life mo at devotion life mo, babalik yung pagpapala sa buhay mo. It doesn't matter kung kompleto po tayo ng devotion. Pag minadali natin iyon, it's just a task or activity. Pero hindi po spiritual thing. Sabi po ni David Brenner, we cannot attain the presence of God because we are already totally in the presence of God. What is missing is actually awareness. Do you believe on that? Di ba? Actually po, sorry ha sa mga song leader, mali daw po pala yung, come on, i-invite natin yung presence ni Lord. Nandun na tayo sa presence ni Lord. Nakapasok na tayo. Andyan na yung presence ni Lord eh. Ang tanong lang, aware ba tayo sa presence ni Lord? Amen? Amen po ba doon? Anong sabi ni Bishop Eli? Hindi ko ito makakalimutan eh. Ang presence lover, hindi naiinip, hindi naiidlip, at hindi nag-i-skip. Hindi nagmamadali. Hindi tingin ng tingin sarilo. Bakit? Pag tingin tayo ng tingin sarilo, may iniisip tayo, hindi natin mananamnam at hindi tayo magiging aware sa presensya ng ating Diyos sa ating mga buhay. At palagi po, mga kapatid, ang resulta palagi ng presence ni Lord, joy, zeal, excitement. Kaya ang isang Kristiyanong walang passion, contradiction yun. Hindi pwede ang isang Kristiyano malamya, malumanay. Why? Kasi po, nasa iyo yung presence ni Lord. Hindi ka pwedeng manahimik o matahimik. Amen? Nako, during that time, kapag hindi tayo passionate, ano kayang presence nasa atin? At pag nai-excite po tayo sa ibang mga bagay-bagay, ibig sabihin nun, abay, hindi na natin dinidesire yung presence ni Lord sa ating buhay. Malapit na po akong matapos. What are the discipline that will assure God's presence in our life? Number one, the Word of God. Siyempre po. The Word of God. Anong sabi po ni Jeremiah? Your word is like a fire in my bones. So kung si Jeremiah mismo nagsabi na ng ganito, ang salita mo ay parang apoy, abay, hindi ka na dapat magduda na ang pagdi-devotion ay pang-paapoy sa isang Kristiyanong patay. Amen? Number two, worship or declaration. Didiscuss natin yan mamaya. And then work of God or discipleship. When you enter His presence with praise,
He enters in your circumstances with power. Kapatid, ang pagsamba, hindi tuwing Linggo lang. Kahit nandun ka sa bahay mo. Kahit nagluluto, si Pastora pag nagluluto yan, parang nakikinig, parang umaatin ng worship service eh. Ang mga speaker ho, si Charles Spurgeon, T.D. Jakes, iba-iba, John Maxwell, pati pag-awit, pati pagbabasa ng Biblia, kahit gabi, meron siyang mga dinownload po ng mga audio-video, pag tinitingnan ko po, mga 2 hours, 3 hours. When you enter His presence with praise, He enters into your circumstances with power. Amen? Do we know how to praise the Lord during prisons? Kagaya ni Paul and Silas, nagkaroon po ng pagyanig at paglindol. Why? There is power in praise. And then, of course, the work of God, yung discipleship. Kung huminto na tayo sa discipleship, eh hindi ho tayo sasamahan ni Lord. Bakit? Ang presence ni Lord palagi, connected yan sa purpose ng buhay mo. When we miss doing the purpose of the Lord, we miss God's presence. Anong sabi sa Matthew 28:20? Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always. Alam nyo ba? Bibihira po yung verse na to sa Bible na nagsasabing, surely. In other words, isa ito sa ilang mga talata sa Biblia na nagpapatunay, pag ginawa mo to, making disciples, makakasure ka, sasamahan kita. You can be assured of my presence to your life. Kaya pag nagsishare tayo ng gospel, nag-aanyaya tayo, hindi ka nag-iisa. Kasama mo si Lord. Pag napapahiya naman po tayo, hindi ikaw napapahiya. Sino napapahiya? Si Lord. Pag pinersecute ka, hindi ikaw pinersecute. Huwag kang ma-offend. Ang pinersecute, si Lord. Amen po ba doon, mga kapatid? Ang taong may vision, may protection at provision. Hindi tayo pababayaan ni Lord. Sino po dito makakapagsabing mabuti si Lord sa church natin? Sa ilang taon na nandito tayo, 11 years po, hindi po tayo nagkautang, nakakabili pa tayo ng mga gamit, and marami pong mga breakthrough na nararanasan yung church po natin. Why? Isa lang po ang dahilan. Ginagawa natin yung vision ni Lord, kaya yung provision hindi natatapos. Siguro no, niisip ko lang no, yung church project natin, malapit na rin yan pagbabalik ulit tayo sa vision po natin of winning souls and making disciples. Do you agree? Amen? Do you agree? Pag bumalik tayo sa vision ni Lord, ibalik ulit natin yung sigla natin sa discipleship, we can always be assured of God's presence. Grabe no, sabi ni Lord dito sa verse na to, balikan natin, kahit daw po hanggang sa dulo ng mundo, hindi ka iiwanan ng Panginoon. Ha? Kahit nandun ka sa Amerika, basta palagi mong ginagawa ang kalooban ng Diyos, kahit hindi ka na nandun sa church, sisiguraduhin ni Lord na hindi ka niya pababayaan, iingatan ka niya. Hindi ko po alam kung anong nararamdaman niyo ngayong gabi na to. Maybe you don't feel like God is with you, but always remember that God is always with you even the darkest night of your life or in the deepest pit of your life. You just need to hold on, never doubt His presence and His power, because God will see you through. When God is seemingly absent, He is more than present in your situation. So trust Him, walk with Him, and serve Him. Ang isa daw pong patunay na talagang si Lord sumasama sa atin, yung panahon po na hindi mo siya nararamdaman, talagang sinasamahan ka niya. Do you remember Joseph? Nung time na feeling niya wala si Lord, pero lahat pala yon inorchestrate ni Lord para makarating siya sa plano ni Lord sa kanyang buhay. Amen ba? Last illustration, naalala ko po. Ano po naalala niyo dito sa picture na to? Si Shadrach, Meshach at Abednego. Naalala niyo po? Dahil sa kanilang paninindigan, paglilingkod, at passion na papurihan ng Panginoon, tinapon sila sa pugon o apoy. Binigyan sila ng pagkakataon. Pero grabe no, sa apoy ng pagsubok, naroroon si Lord sa buhay natin. Sino po dito nasa apoy ka ng pagsubok ngayon? Sometimes you feel that life is not fair, people are not fair, pero it is during that time or those times that God's presence is really with you.
May nilagay ako dyan eh. God did not promise that your life will be fire-free. Instead, God promised that your life will be fireproof. Alam niyo po, paglabas po nila Shadrach, Meshach, Abednego, ano pong sabi ng hari? Wala man lang amoy ng sunog o usok sa kanilang katawan. Ano ibig sabihin po nun? Dumaan man ako sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako dahil kasama ko ang Diyos. Sabi mo nga sa katabi mo, kung feeling mo pinabayaan ka na ni Lord, nagkakamali ka. Amen? Sabihin mo, sa palagay mo, sinong nangiiwan? Ikaw o si Lord? Si Lord, hindi ka iiwanan eh, ni pababayaan man. Tayo po'y tumayo para sa hapong, sa gabing ito. No? Iunat mo ngayong kamay mo sa iyong kaliwat kanan, muli nating angkinin yung verse na to. Sabay-sabay natin itong i-declare. This is what the Lord Almighty says to you. Sabi mo sa kanya. In those days, 10 people from all languages and nations will take firm hold of one Jew by the hem of his robe and say, let us go with you because we have heard that God is with you. And in the name of Jesus ngayong gabi na to, the right people will be attracted to you. Arisa, yung tamang boyfriend ma-attract sa buhay mo. Kaya wag kang papatol kung ano-ano lang, kung sino-sino lang. Sabi ni Arisa, wala naman po akong ano eh, plano. Wala po akong plano. Hindi. Pati po dun sa mga nasa trabaho, negosyo. And then, sabi ni Lord, yung mga taong may plano pa lang against you, nagpapunta pa lang sila sa inyo, pinapaalis na ni Lord. Layas, layas. Hindi makakapanakit para sa inyo. Can we claim that promise now? Let's close our eyes, and as we close our eyes, imagine this, mga kapatid. God is with you with your situation right now. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayong gabi na ito, kasama mo ang Diyos. Hindi ka pinabayaan ni Lord. Hindi ka iniwanan ng Panginoon. At sasamahan ka ng Panginoon. Ano mang sitwasyon o dako na naroroon ka. Pwede ba nating purihin, kausapin si Lord sa sitwasyon natin ngayon? Come on, talk to the Lord personally. Mag-pray ka. Ibuka mo ang iyong bibig at sabihin mo, Panginoon, sa sitwasyon kong ito, inaanyayahan kita, Panginoon. I know, Lord, that you are with me, but today, Lord, I am more than aware of your presence in my life. Sa bahay nyo, siguro malungkot. Siguro may depression, may loneliness. Siguro meron pong kakulangan palagi, pag-aaway-away. Maybe we are not aware of God's presence. Kagaya ni Jacob, nakatulog na siya, pero sabi niya, ngayon ko lang napansin, nandito pala si Lord. Hindi ko alam kung anong iniisip ni Jacob during that time. Hindi ko alam kung anong mga pinagdaanan ni Jacob. Pero tandaan nyo, anuman ang pinagdaanan mo, anuman ang nangyari sa'yo, hindi nagbabago yung katotohanan that the Lord is near and the Lord is here in your life. You also pray to the Lord that God will rekindle the passion for discipleship. Ang kinin mo ngayong gabi, may 10 tao na lalapit sa iyo. 10 people will be attracted to you, to yourself, to your life. People will come to know Jesus because they could sense the presence of the Lord in your life. But the question is, are you presence lover? Are you presence chaser? Are you presence bearer? Dala-dala mo ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Tawagin ko po si Pastora para ipag-pray po tayo. And then let's pray in groups po. Habang patuloy po tayo na nananalangin,
Sige po, find a partner habang nakatayo kayo. Pag-pray nyo isa't isa. I-claim natin yung presence ni Lord sa buhay po natin. And then, Pastora, eyes will close us in our prayer. And then we will pray by groups. Salamat, Lord God, sa paalala niyo po, Panginoon, sa amin sa gabi pong ito. Lord, salamat sa mensahe, Lord God. We pray, ibalik niyo po kami doon, Panginoon, sa point ng aming buhay, Lord God, na wala lang ibang mahalaga pa sa amin, kundi yung presensya niyo, Panginoon. Lord, ang unang pagpapalang binigay niyo po, Panginoon, kay Adam at kay Eve, Lord God, hindi yung garden. Lord, ang pinakamagandang blessing na binigay niyo po, Panginoon, sa kanila at sa amin hanggang ngayon, Lord God, ay yung presensya niyo. Yung pagkakataon na magkaroon ng relasyon sa isang Diyos na dakila at Diyos na banal. Lord, we pray na ibalik niyo po kami doon. That we won't run after these things, but we would run and seek your face, seek your presence, Lord God, and desire to hear from you, to hear your word, Lord, yung marinig yung boses mo, Lord, yung maramdaman ka, Lord, yung makausap ka, kagaya ni Mary, yung maupo sa iyong paanan at makinig lamang sa sasabihin mo. Lord, I pray that one thing we ask, na yun po yung isang bagay na habulin po namin. Lord, wala nang ibang pinakamagandang goal kundi marinig ang boses ng Diyos naming dakila. And may, Lord, may this, Lord, be the prayer of our heart, Lord God, today and forevermore. Father, yung kami mapuno ng presensya mo, Panginoon. Yung maging aware po kami, Lord God, sa leading mo, Lord God. Maging sensitive po kami, Holy Spirit, sa pangungusap mo. Sa leading mo, Panginoon. Sa bawat desisyon na aming gagawin. At sa panahon, Lord God, na ang ingay ng lahat or magulo ang lahat, dinadalangin po namin, turuan mo po kami, Ama, na matutong umupo, tumahan, at makinig sa iyong paanan. At doon po namin makikita, Lord God, at mararanasan, Panginoon, na sa dami ng aming hinahabol, dapat ang habulin namin yung isang bagay na mahalaga at importante sa amin, at yun ay ikaw. That when we run after, Lord, I pray that sa mga times na hinahabol namin yung blessings, hinahabol namin, Lord, we are searching, Lord God, for golds and diamonds, Lord God, elsewhere. Lord God, yung mga blessings sa labas, Lord, dinadalangin po namin, huwag nawa namin ipagpalit yung blesser namin. At ikaw yun, Lord. Lord, muli mo po yung buhayin sa amin. Na yung puso namin, wala nang ibang i-desire kundi ikaw lang. Na wala nang ibang pahalagahan kundi ikaw lamang. Salamat po, Ama. Purihin po kayo, Panginoon. And God, I pray, Lord, kagaya ng iyong pangako, Panginoon, Lord, don't leave us nor forsake us. And thank you, Lord, because you are a promise keeper. Sa mga panahon na hindi po kami promise keeper, Lord, salamat because you yourself is a promise keeper. Patuloy niyo po kaming i-redirect sa inyo, Panginoon.
Salamat po, Ama. Purihin po kayo in the mighty name of our Lord Jesus Christ. We pray.